Hi guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Catherine and I'm here to give you some tips and insights on how to become a student in Canada. For today's video, we are going to have another special guest all the way from Toronto, Canada. She is an international student of Humber College and she applied together with her husband under the temporary residence visa with open work permit. Video, I am going to give you a background of the student so that if you are able to relate and if you have the same background, then you can take the same program or course she applied to in Humber College. The student is a graduate of bachelor's degree in business management and she also took up some units in education and is a licensed teacher. And prior to applying as a student in Canada, she is working in a bank, a public bank here in the Philippines. I think that is a back office job. Like I mentioned before in my previous video, there are things to consider when choosing the right program. One is your work background and another one is your education background. Because when you are going to write your study plan or statement of purpose, you need to connect or relate the work or education background to the program you're going to apply in Canada. That way you can easily explain why do you need to study and why did you choose this program to study in Canada. As for her background, so since she is a graduate of business management here in the Philippines, she can take either global business management or international business management. Those two are graduate diplomas or graduate certificates offered in various schools in Canada. Getting a graduate diploma or graduate certificate is definitely a study progression for you if your background is in business. Second one is she is a licensed teacher. She has an experience teaching secondary students in a public school here in the Philippines. So with that experience and education background, she can also take early childhood education. Since she is working in a bank prior to applying for visa in Canada, she can take any finance programs or any accounting programs in Canada. But she chose to take financial management since she wanted to become a financial advisor. You can see that financial planners or financial managers are under the skill 0 or A. I am not quite sure, but I'll put the link down below on the description box so you can check it yourself. So any of you who are financial advisors out there, you can apply to Canada with the program financial management and you'll get high points for becoming a financial. So let's move on and here it is. You can watch our video interview in the next few seconds. Yeah, and so welcome sa Canada. Kayo pala dapat mag-welcome. Welcome sa Canada! So, kumusta naman kayo dyan? How are you? Okay naman. Day 5 pa lang ng aming quarantine as of today. So, ngayon ay 8:12 ng gabi dito. 12 ng gabi. 12 ng gabi. 8:12. 8:12 ng gabi. 8 p.m. So, sa mga anong mga nakaraang araw, mga ganitong oras, malalim na yung tulog namin kasi nga hindi kami nakapag-adjust pa masyado sa oras. Oh, hindi pa talaga. Hindi na kami nagdi-dinner actually. Hindi na kami. Ngayon yung una naming dinner. Hindi kami nag-dinner ever since na dumating kami. Kasi tulog na kami ng hapon. Tulog na kami ng mga last stress dito. Ang gising namin noon, madaling araw na ng kinabukasan. 4 a.m. ganun. Kasi so, dilat na dilat agad yung ng time ng badila. Okay, so kikwento niyo naman sa amin yung experience nyo traveling to Canada, especially at this time na may COVID, nahirapan ba kayo or smooth naman siya? Actually, nagkamali kami. Una sa lahat, nagkamali kami yung terminal na pinuntahan kasi sapal kami parang airline namin. So, all along, I thought terminal to siya. Ngayon pala, ngayong dahil COVID niya,
ang Terminal 2 ay only for repatriation. So, only for repatriates lang. Ang international flights talaga ay sa Terminal 1. Terminal 1. Okay, so, okay naman ang experience. Actually, nung pagpunta namin doon, parang isa-isang flight lang per day, no? Hindi ko sure. Pero mabilis lang. Siguro nga kasi wala masyadong umaalis ng bansa. Usually yung umaalis. Walang turistang umaalis eh. So, essential lang. And face shield kayo all throughout the flight. Face all throughout. Mask, face shield. All throughout the flight. So, the entire, ilang hours? 17 hours? 15? 14. 14. 14 hours. So, natutulog ka sa flight, naka-face shield ka pa rin. Hindi nagbibigay ng food or ano, may baon kayong food. Saan? Sa flight? Sa flight? Flight, oo. Ah, meron. Kasama. Kasama sa ano? Kasama merong sa flight. Merong 3 meals sa flight. Merong, ano, may free provided. Ano, pwede na tanggalin. Puno naman yung flight or... Pagkakain, pwede na tanggalin actually. Kahit chips lang yung kinakain mo, okay lang na tanggalin mo yung face shield tsaka yung face mask. Mm-mm. Pero kapag di ka kumakain or... Basta hindi ka nag-i-intake ng kahit na anong food, dapat naka-face mask ka tsaka naka-face shield. Tulog, mag-CCR, nakapila. Face mask at face mask. Puno, face actually, shield. Puno yung airline. As in, fully booked. As in, parang walang social distancing na naganap kasi makakatabi kaming lahat. Mm-hmm. Yung x-ray na ginaganap papasok ng airport, x-ray ka ulit upon boarding. So, medyo dalawang klaseng pila yung mararanasan nila sa airport, actually. So, yung experience nyo naman sa airport, like, yung check-in nyo, and dun sa immigration officer, kumusta naman siya? May mga hinihingi ba sa inyo extra documents, or may tinanong ba? Especially in your case, kasi mag-asawa kayong lumipad. So, dependent mo si Jay, and ikaw, Edwin, yung magiging student. So, may inask ba kay Jay? So, ikwento nyo kung paano yung sa airport experience. Yung upon check-in, binigay ko yung documents ko. Tapos, yung mismong attendant pa lang to ha, wala pa kami sa immigration officer, meron pa siyang hinihinging isang document. Parang sabi niya, ma'am, meron pa po letter from IRCC. Sabi ko, ma'am, ito lang po yung na-receive namin kasi mayroon lang kaming isang document na na-receive nung nakuha namin yung passport namin. Tapos, yung correspondence letter lang ang print namin kasi yun lang naman yung document eh. So, hindi ako sure kung anong klaseng document pa yung hinihingi niya. Hindi rin niya masabi kung anong pangalan ng document na yun. Pero, yung isang student na katabi namin ay mag-isa lang siya at ako, mag-travel ako with my spouse. Yeah, pwede rin siguro na nandun na yung hinahanap niya. Baka iba lang siguro yung term. Oh, baka, kasi nagamit. Parang dati letter of introduction ba? Parang ganun yung term dati, pero ngayon correspondence letter. Pero syempre hindi kami sure kasi nga hindi rin siya sure kung ano yung pangalan ng... Pero hindi niya alam kung ano yung hinahanap. Oo, hindi niya sinasabi. Basta letter from IRCC, ma'am. Basta nung pinakita niya dun sa kasama niya, parang sabi, hindi, okay na yan. Oo, ganun. So, okay na lang sila. Sa immigration officer naman, wala siyang... No, kasi hiwalay eh. Hindi pwedeng sabay. Sabay kami. Pero since dependent ako, syempre siya yung mauuna bago ako. So, nung nauna ako, pinakita ko yung documents. Lahat nung ni-require na documents, okay siya. Okay naman sa kanya. Ito yung lang siya. Ito yung LOA. Ito yung travel... ano to? Travel something from Humber. Tapos, ito yung mga... Actually, lahat ng kailangan mong pakita sa Canada upon arrival, pinakita ko rin sa immigration officer natin sa Pilipinas. So, okay naman. Tapos, nung si Jaina... Nung ako na yung tinanong, so, syempre nakita niya open work permit ako. Sabi niya, anong work mo doon? So, siyempre, sabi ko, wala pa. So, ano gagawin mo sa Canada? Sabi niya, ganun. Ang sabi ko, sasamahan ko si Mrs. Sabi niya, sino yung Mrs. mo? Tinuro ko siya kasi nakaabang siya sa akin doon sa may banda doon. Nung tinuro ko siya, hinanapan niya kami ng marriage certificate. Kasi hindi pa ako nakapagpapalit ng... Apelido. Hindi pa ako nakapagpapalit ng name sa kahit anong document ko.
So, hinanapan niya kami ng marriage certificate. Hindi enough sa kanya kasi pinakita ko lang yung PDF na sinscan ko sa phone, eh. Hindi enough. So, kailangan pa namin ilabas yung PSA talaga. So, dala niya siya. Dala naman namin. So, maganda talaga na dala mo lahat. Especially original documents. Huwag kang magsettle kung meron ka ng PDF. Dapat complete talaga yung... Pero syempre, hindi naman siguro sa lahat ng case ganun ang nangyayari. Siguro nga kasi is yung apelido niya is hindi pa nakakapagpalit ng De Guzman sa mga IDs niya. So, nanapang kami ng ganun. Pero nung naipakita naman namin na okay naman na siya, and then yun nga. Inalaw na kami. Yung kasama mo, and then yung gagawin mo. Kung anong gagawin. And then after nun, okay na, smooth na yung ano nyo. Smooth na. Okay, sige. Ano naman yung mga preparations nyo before flying? Kasi syempre, winter ngayon dyan sa Canada. Nagkasya ba lahat ng damit nyo sa luggage? Dahil winter nga ngayon Canada, isang luggage namin, puro winter clothes. Puro pangginaw. Puro pangginaw. So, since, syempre, walang pangginaw sa Pilipinas. I mean, meron jacket dyan, pero hindi sila designed for winter. Kung out of budget kayo sa mga pupunta ng Canada, para katulad ng ginagawa namin, masuggest ko na mag-ukay-ukay kayo ng mas maaga. Ukay is the key. Kasi nakabili kami ng, ilan yung jacket nun? Dalawa? Apat. Apat, tas ang nagastos lang namin 1,000. 1,000 plus. Hindi abot ng 1,500 siguro. Makapal na talaga siya, good for winter. Makapal naman na siya, pero syempre sinasabi ng mga taga dito, hindi daw 'yun pang Canada. So, kung hindi 'yun pang Canada, alangan naman antayin pa natin na bumili tayo dito, 'di ba? At wala tayong dadot na jacket dito eh. So dapat may dala tayo kahit papaano. So might as well na mag-settle sa mga ganun. Abang wala naman tayong jacket din na panglamig talaga. Pero yun nga, mas maganda na mag-ukay-ukay kasi mas mura, lalo pat na mas kailangan mo ng budget pagka-list ka. Huwag ka nang bumili ng mga North Face kasi, I mean, kung may pera ka, pwede rin naman. Eh, katulad namin na medyo tight tayo. Oo. Okay tayo sa ukay-ukay. Damihan mo na lang ang downy. Dapat may pocket money ka talagang... How about yung pagdating niyo dyan sa Canada airport, sa Toronto? Ano naman yung naging experience niyo? Na, kailan niyo din download yung arrive can? Or may tinanong ba sa inyo yung officer? Nakuha mo ba ng mabilis yung student permit mo? Ang arrive can, ay dinownload ko at inaccomplish ko siguro first week of January or last week of December, tapos ko na siya. Tapos, nagkaroon kami ng konting-konting aberya sa airport. Sa immigration officer sa Canada na to. Kasi, ang na-tick ko sa aming arrive can app ay group living. Ibig sabihin pala ng group living dito sa Canada ay parang senior home. Parang ganun. Parang, ano matawag doon sa ating Pilipinas? Para siyang bahay ng mga senior citizens. Ganun. Yung pala yung meaning. Home care. Oo. Kasi ang akala ko, since Airbnb kami, ang bin ko kasi Airbnb, ang Airbnb namin, may nakatira sa basement, may nakatira din sa taas. So yun ang iniisip kong group living, hindi pala yun ang ibig sabihin ng group living. As long as sa Airbnb na binook mo, meron kang sariling kitchen, meron kang sariling bathroom, at hindi shared, wala kayong common contact. Shared areas. Walang contact sa mga natin. It's the same as private place. Pero, nung nangyari naman yun, in-assist naman nila kami agad. Para ma-interview tsaka ma-correct kung ano man yung mali na natik dun sa app. So, naging helpful naman yung mga staff. Yung mga staff, actually. Naging madali naman. Yung pagkuha namin ng landing papers, yung work permit niya, student permit ko, tsaka work permit ko, wala rin naging problema. Mabilis lang. Pinaupo lang kami. Sabi, wait lang kayo dyan, 5 minutes. Pero syempre in English. Tapos yun. Sobrang bilis lang. Sobrang bilis. Walang paghihintay ng mga sa airport. At meron silang libreng swab test sa airport.
voluntary yung swab test nila sa airport. So, it's up to you kung gusto mong magpa-swab. So, kami... Since siyempre, free, since naman, free eh. Naman. Alam mo naman tayo, Pilipino. Malinig tayo sa mga libre, di ba? Libre. So, nagpa-swab kami. Actually, yung swab nila dito, hindi kasing intense ang swab sa Pilipinas. Hmm. Para dito lang siya sa unahan lang ng ilong. Hmm. Hindi yung sobrang abot sa malangala. Hindi yung parang tubig. Kinamot yung utak mo, hindi naman masyadong. Oo, wala-wala. Tapos within 48 hours kagad yung result ng ano nila ng swab test. So, negative naman. Okay. Negative. Nakuha namin negative, yung result namin na negative. Yes. Ayan. So Edwin, saan ka naman, saan ka nag-apply na school? It started na ba ng online class or hindi? Humber College ang school ko at ang course ko ay financial services. Actually, start na kami ng school tomorrow. Kahit lockdown ito sa Ontario, magiging ongoing pa rin yung online classes since wala namang in-person yung class natin. So, how do you feel? Excited ka na ba? Or kabado? Actually, meron ng mga instructions. Siguro nung Friday, Sunday? Oh, nung Friday pa lang may mga instructions na what to download, what to read. So, may reading materials na ako. So, yun. Actually, excited ako, pero first time ko kasing mag-aral online. Hindi ko na siya ma-experience. So, yun lang yung magiging adjustment kung paano mag-aral primarily online. Mm-hmm. So, what about you, Jay? Naghahanap ka na ba ng work? Or anong plan mo after the quarantine? Meron na ba kayong mga nakausap dyan na pwedeng makatulong sa'yo na maghanap ng work? Or ano? Meron namang mga nakausap, yung tumutulong sa amin nung yung tita ko, yung ka-churchmate namin sa Pilipinas dati na nandito na. Meron naman silang mga mare-recommend na trabaho para sa aming dalawa. Mm-hmm. As of now, nag-check pa lang kami sa mga online pero hindi pa kami nag-apply directly kasi inaantay pa namin yung SIM card namin na dumating para at least dun nila kami matatawagan. So, ngayon, nag-check-check pa lang naman na online. Tsaka, since sa quarantine pa lang kami, kasi pag, syempre, yung lilipatan namin, hindi rin naman dito. Medyo malayo dito ng bahagya. So, siguro pagdating doon, tsaka kami maghahanap ng full blast. Mm-hmm. Personally, merong available jobs doon sa... Oo, marami. Basta hindi ka talaga maarte, madami. Mm-hmm. Actually, yung SIM card kasi isa yun sa mga kailangan syempre para makontak ka ng future employer mo. Dito sa Canada, hindi kasi basta-basta nakabili ng SIM card unlike sa Pilipinas. Sa ilalim lang ng tulay, sa Pilipinas makakabili ka na ng SIM card. Lalo na ngayon yung SIM card actually sa bili ng SIM card pala sa airport closed. Hindi ko sure kung dahil ng pagdating namin gabi niya. Pero dito sa Canada, ang gagawin na lang is mag-order ka online tapos pa-deliver mo na lang sa quarantine facility mo. So, online delivery, ay online ordering. Tsaka madami kang choices ng network dito. Mm. Oh, tsaka lahat sila mahal. Bukod sa lahat sila mahal. Siyempre. Ang mahal. Mahal yung SIM card. Yung plan, siguro cheapest plan namin nasa $24. Prepaid yun. Nasa 1,000 plus. Oo. Basta wag mo na lang i-convert din. Kasi pag kinonvert mo pa. Mahal talaga, pala talaga dito ang plan. Mahal ang plan. Pero sana, ang food nyo, while on quarantine, nagluluto kayo, umu-order? Hindi pa namin na tayo mag-order kasi nagdala kami ng, nagbaon kami. Nagbaon kami ng sardinas. Nagbaon kami sardinas. Nagbaon kami ng garlic shrimp. Nagbaon kami chicken nuggets, pero bawal pala ang anything pork, anything meat, kahit chicken. Akala namin pork lang or beef eh, pero chicken pala kasama rin sa hindi pwedeng dalhin as of the moment. Mm. Tapos, so, magdala ng chicken nuggets or pork kasi bawal yun. Oh, hindi pa namin nag-order kasi yung friend namin dito, pinadalan kaagad kami ng grocery package the next day.
Oo. So, pwedeng, kung may friend kayo, pwedeng ipa-favor, ganyan, since sila naman yung... Idrop lang nila sa harap yun, tapos, pagkaalis nila, tsaka mo ipipick up. Mm-mm. So, yung tita ko, nagbigay din sila ng ayuda. So, as of now, hindi pa namin nagagamit masyado yung baon namin mm-hmm. ng mga sardinas, tsaka yung mga tuna. Yun ang niluluto namin. Since yung Airbnb may sariling kitchen, complete din yung ano niya, yung mga gamit niya na pangluto. Mm-hmm. So walang hassle. Ngayon nung una, ang problema ko is syempre baka manawa kami sa ulam kasi syempre tuna, sardinas. Ngayon ang problem iniisip ko, baka maubusan kami ng kanin. Oo, kasi masarap nang kumain eh. Kasi may itlog na, mayroon ng hotdog, may spam na. Sinalan kami nung tinola. Para ang araw ng tinola. So pwede namang pwedeng magpa-deliver, pwede rin kung may kamag-anak, pwedeng mag bigay sa inyo ng food. Kaya lang basta wala lang walang interaction, walang contact at all. So, sa day 5 nyo dyan, ang na-accomplish nyo lang ay magtulog. Mag-adjust. Magtulog. At, magtulog. Mag-ano. Bahay-bahayan. At umorder ng SIM card. Umorder ng SIM card. So, tsaka ito yung unang best din na ano eh, na kami lang, kami magluto, kami yung maglinis, kami maghuhugas ng plato. So, achievement yun for us, siguro, na matatawag ko. Siyempre, wala kaming kasama sa bahay na pagising mo, may almusal na. Oh, walang help. Walang help. So, kumusta naman yung ganung experience, hindi mo kayo nahirapan? Hindi naman. Hindi pa naman siguro kasi ngayon sa kasi nga may pagkain pa eh. Wala ka rin talang gagawin eh. Hindi, tsaka may pagkain pa. Mahirapan ka lang naman pagka ikaw na yung nagtatrabaho para makabili ng ganyan. Eh kung may ganyan libre pa, may libre pa eh, di ba? So, technically, wala pang hirap. Ang hirap lang dyan is yung pagbound sa umaga kasi okay. Talagang bed weather dito. Oo, ang gloomy talaga ng panahon. So, ano ba yan? Mag-i-establish ba kayo ng routine? Siyempre, papasok na si Edren J. So, ikaw, anong plan mong gawin? May masasuggest ka ba na anong activity magawa nila while there? Or wala talaga? Manood ka lang sa laban? Habang nag-aaral siya? Oo, ano na activity? Ang gagawin ko mag-isa? Oo. Wala, mag-Netflix. May TV ba dyan sa quarantine? May TV dito. Sa ano namin ito? Sa quarantine. Kasi hindi rin talaga kami makakalabas. Wala ka talagang pwedeng ikutan. Pwede kang dun sa may kitchen kasi medyo dun malamig sa may kitchen. Kasi yun din yung daan namin sa ano eh, papunta sa labas eh. So medyo malamig sa kitchen. Yung pwedeng mag-uupo dun. Magmumuni-muni. Hanapin yung sarili mo habang may klase to. Oh, maghanap ng work. Pwedeng ganun. Maghanap ng trabaho sa ano. Antayin mo yung SIM card na dumating sa bungad ng pintuan. May nakikita niyo naman yung labas or nakikita namin yung labas pero wala kami nakitang tao. Very few. Siguro day 5 may nakita na akong tao na tumawid na may kasama ka. Siguro mga 4 na tao. Oo, kasi nga lockdown siguro. Pero wala ka talaga. Hindi mo makikita mga kapitbahay mo dito. Wala. Parang hindi mo alam kung tahimik silang kumikilos ito yung umaga para magluto ng almusal. Basta hindi mo sila maririnig. Wala kang maririnig na humaharurot na motor. Kasi compared to, rinig mo na agad yun eh. So, dyan. Dyan, wala talaga. Minsan magigising ka sa sobrang tahimik. Okay, sige. So, tell us naman about your experience from applying and syempre, ang tagal bago na talagang nag-pursue yung ano mo, yung application mo, Edren. Kasi originally, kailan ka dapat mag-a-apply? September. September 2020. Oo. 2019. September 2020. 2020 ka. September 2020. Mm-hmm. So ngayon, na-move ka ng January. Gaano katagal yung whole application process? Umabot ka ba ng one year? Ang application process itself, less than a month. Mm-hmm. Ang preparation din namin, mga a month. Time. Actually, noong time na nag-lodge kami, ang sabi sa amin ay 6 to 8 months. Weeks. Process. 6 to 8 weeks. Months ang processing. 6 to 8 weeks muna, tapos meron pa yung mas matagal. Mas may matagal pa kasi nga nagkaroon ng pandemic, so parang nagsiguro nagkaroon ng backlog sa embassy, so sabi nila ganun katagal yung waiting time. Pero nagulat kami kasi nag-lodge kami October 26. Parang last week of October,
naka-receive kami kinabukasan ng biometric schedule, request for biometrics. So, nagpa-schedule kami mga November 7. Pero nakamali kami ng book kasi gana yung na-book namin. So, nag-book ulit kami. Na-move na naman kami ng another week, November 12. Tapos, lumabas yung decision December 7. So, less than a month lahat. Yung December 7 process. Plus yung decision. Decision. December, hindi ba November? December 7. November 12 kami nagpa-biometrics eh. Ah, November 12 kayo nagpa-biometrics, tapos December 7 lumabas. Ah, mabilis nga. Mm-hmm. Less than, Less than a month. Less than 1 month. Oo. So, kumusta naman yung experience nyo with Kanata Education, syempre? Tinulungan nyo? Alam mo, in all honesty, sobrang laki yung tulong sa amin ng Kanata kasi step by step yung pagtulong nila, ramdam mo talaga yung genuine concern and support nila. Hindi lang sila yung agency na basta makakuha ng pera or makapagpasa lang or ma-check lang ng documents. Sila, toro sila mag-check ng documents. Makulit sila, matay sila. They see to it that everything is in order before they launch the visa application. So, alam mo yun, hindi lang yung feeling na may trust ka, pero feeling mo rin panatag ka sa application mo kasi alam mo na na-check ng maayos at talagang pinaglaanan ng oras yung documents niyo. So that's good to hear naman sa feedback nyo for Kanata Education. Eh, hindi pala ako yung nag-handle ng application. Oo, hindi. Hindi ka nga. So, ayan. I-recommend nyo ba ang Kanata Education sa... Na-recommend na namin. Alam mo yung sinasabi niya, pagdating pa, kaagad namin ng airport, na-recommend na namin siya dun sa kapatid na nag-swab ka sa amin. Pagdating naman dito, na-recommend namin siya sa tita ko. Pamangkin ng tita ko. Tapos may mga pinsan din akong interested na na-recommend ko. Meron din yung kaibigan na friend namin dito na na-recommend namin. Lahat talaga sinasabi namin kung gusto mag-aral. Kaibigan ko sa Dubai, na-recommend ko din. Na-recommend din namin. Talaga sobrang 100% recommend. Dapat ka, may recommendation pin na nga tayo eh. Pero man niya, no? Joke lang. Yeah, very, very commendable. Alam nila yung ginagawa nila. Oo. Kung ano yung mga step by step. So, word niyo dyan sa Canada na as a student or as a couple, ano yung mga nilulook forward after ng quarantine or pag nakalabas na kayo? Siguro nilulook forward namin is yung maging successful yung pag-aaral niya. Mag-grow kami as well as a couple habang nandito. Kasi syempre, yun na, sabi ko nga, diba, ito yung unang beses na malayo kami. Ako, lumayo na ako before sa mahal ko sa buhay. Ngayon si Edrin is ngayon niya lang yun may experience. Tapos yung buhay namin as mag-asawa na talagang wala kaming masahan kundi kaming dalawa lang. And syempre nilook forward din namin na maging okay na yung sitwasyon. Yung kumbaga mawala na yung pandemic. Mm-mm. Para at least syempre mas ma-appreciate namin yung paligid, mm-mm, yung mga lugar. Syempre bihira ka lang nandito eh. So, mas maganda na ma-appreciate mo yung mga kapaligiran. Tsaka yung, syempre, makamit ka ng mga bagong tao, ng mga Canadians, yeah, mga English speaking, para ma-enhance din yung pagsalita ko. Yun. Okay, so ano naman yung advice na mabibigay nyo sa mga incoming international students na pupunta dyan ngayon sa Canada? Yung makaka-experience ng na-experience nyo. And at the same time, sa mga gustong mag-apply as an international student sa Canada. First, kung gusto nyo talaga at decidido kayo, maganda yung may heart talaga na mag-ibang bansa. Kasi una sa lahat, malayo kayo sa mga mahal nyo sa buhay. Tapos second is to prepare the
write documents kasi as an international student, medyo may list of documents na kailangan niyo prepare. Tapos, kailangan din complete documents ang ipapasa niyo sa agency. Sa mga gusto rin naman na talaga mag-aral dito, pwede naman kayo mag-online sa Pilipinas. Okay lang din naman yun. Pero, syempre, maganda rin na experience rin talagang lugar, yung environment, yung culture dito sa Canada. Total open naman ngayon ang borders. Yun nga lang, magka-quarantine ka. So, isa rin yung sa mga kailangan mong pag-preparean yung quarantine 14 days. Magkano pala yung extra nyong ginastos sa quarantine facility niyo? Ang quarantine facility namin, kasi binayaran ko to sa Pilipinas, eh. So more or less, mga 46,000 to for 19, 18 days. Kasi sumobra ako, hindi lang ako nag 14 days. So more or less, 1,000 to 1,300 Canadian dollars siya kapag, ano, kapag kinonvert. So mura siya. 1,000 to 1,300 Canadian dollars. Oo, may mga 1,000 Canadian dollars, eh. Depende yun sa'yo. Kasi ang kinuha ko talaga, may separate kitchen and separate bathroom. Gusto naman yung study plan? Nahirapan ba kayo magsulat ng study plan? Actually, ako hindi. Ako kasi nagsulat ng study plan, eh. Pero yung study plan guide kasi namin ay talagang ano, eh, per very detailed. So, hindi ka mahirapan magsulat. Hindi ka mauubusan ng thoughts kasi ano naman yung questions na kailangan mong sagutin. Mm. So, hindi lang siya sariling ano mo, sariling decision mo. Pero yun talaga yung dapat na kailangan nasa study plan. Ayan. Thank you so much, Kanata. Thank you so much, Sir Francis. Shout out naman si Sir Francis. Sir Francis, maraming salamat in your assisting of our papers and checking our papers, our study plan, our everything. Ayan, so thank you. Thank you so much, Edren and Jay, for being here. Nga pala, yung sa mga mag-a-apply ng ano, ng student, yung mga balak magpunta dito, lalong-lalo din sa mga viewers ng ano ng Kanata diyan. Ang advice ko talaga is magtiwala kayo dun sa agency niyo. Yes. Kung kami halimbawa na nagpa-assist kami sa Kanata, magtiwala kayo sa Kanata. Kasi alam nila yung ginagawa nila. Isang patunay nun is nandito na kami ngayon. Yes. Eh, gabi lang eh. Iikot ko sana tong camera para makita nyong para nandito na kami. Para patuloy talaga sa Canada tayo. Nandito no? Na talaga kami. Hindi kami naka-jacket Hindi kami lang. Bogus. Hindi kami bogus na naka-jacket lang. Malamig talaga siya. Kwarto lang pala dito. And baka sabihin nyo, kwarto lang eh. Kung gusto nyo, i-chat nyo ako, add nyo ako sa Facebook. Papakita ko sa inyo na nandito na kami. At nandito kami, of course, sa tulong ng Kanata. So, lahat ng mga nagpapaasi sa Kanata, ay maniwala kayo sa sinasabi nila. Sumunod lang kayo at balang araw ay makakasunod rin kayo dito. Yes. So, thank you so much and thank you for your time and we are happy for you. Good luck sa bago niyong journey diyan sa Canada and good luck din sa the next 9 days. True. 9 days pa ba? 9 days pa. Sa loob ko 10 days na tayo dito. Pidyak lang. So that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed that video and I was able to share with you and help you to those who are an incoming international student in Canada. I hope this video can guide you throughout the process and the experience from the airport towards coming to Canada, what to expect and what to prepare, and their tips are able to help you ease down your worries and your excitement and your doubts on going through the airport and coming to Canada. Thank you for watching, guys, and I hope you like this video. I can share this with your friends and keep watching my previous videos if you want to become an international student in Canada. Bye!